pinagtibay ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyong ibasura ang kasong plunder laban kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa botong 11-4, ibinasura ng SCN Bank ang motion for reconsideration ng Ombudsman sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2016 na pagbigyan ang hiniging demurrer to evidence ng dating Pangulo. Nag-ugat ang kaso ni Arroyo sa pag-aproba niya bilang Pangulo ng umano'y illegal na paggamit na mahigit 300 milyong piso na confidential intelligence fund ng PCSO mula 2008 hanggang 2010. Gaya ng naunang desisyon ng Korte Suprema, sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justice Marvick Leonen at Associate Justice Benjamin Kagiwa ang kumontra sa desisyong pagtibayin ang pagbasura ng kaso laban kay Arroyo. Dinismiss din sa botong 10-5 ang apela laban sa pagkakabasura ng kaso sa kapwa akusado noon ni Arroyo na si Benigno Aguas. Ang dating budget at accounts manager ng PCSO, patuloy na kinukuha naman ng GMA News ang panig ng Ombudsman tungkol dito. Pero dati na itong nagpayag ng pagkadismaya sa pagkakabasura ng kaso, nagpasalamat naman ang kampo ni Arroyo sa desisyon ng Korte Suprema.